up mga ka-Money Magnet, naririto na naman tayo para sa isang pampaswerteng hatid. Ang pampaswerte na gagamitin natin sa araw na to ay walang iba kundi ang bigas at dahon ng laurel. Gusto nyo bang magkaroon ng buenas o swerte ang inyong tahanan, ang iyong negosyo, ang online business kung meron ka man? O kung anumang transaksyon ang ginagawa nyo ay siswertihin, nais kong ituro sa inyo ang isang ritual na kapagdudulot ng magandang buhay sapagkat papasok ang maraming swerte sa iyo. Una nating gagamitin ay isang lalagyanan at lalagyan mo lang ng konting bigas. Alam naman natin kung gaano kaswerte ang bigas sapagkat ang bigas ay katumbas ng kasaganahan. Kaya't paulit-ulit ngang sinasabi na kapag kayo ay nasa iyong mga tahanan, ay huwag na huwag kayong magpapaubos ng bigas. Sapagkat ang bigas ay sadyang napakaswerte. At kung gusto nyo rin na swertihin ang iyong buhay, isaisip palagi na magtabi o maglagay ng isang lalagyanan na may bigas. Huwag na huwag magpapasimot dahil ang pagsimot ng bigas sa iyong tahanan ay katumbas din ng pagsimot ng iyong kasaganahan. Kaya't kung ayaw niyong masimutan ng pera sa inyong tahanan, huwag magpapaubos ng bigas o di naman kaya'y maglagay ng katulad nito sa iyong tahanan, sa iyong negosyo para naman hindi kayo maubusan at palagi kayong dadayuhin ng swerte sa buhay niyo. Maglalagay din tayo ng 6 na piraso ng dahon ng laurel dahil ang dahon ng laurel ay katumbas ng success. Success sa iyong negosyo, success sa iyong tahanan, success sa iyong business, success sa online business na ginagawa mo, success sa anumang transaksyon na iyong ginagawa, at higit sa lahat, success sa lahat ng bagay na gagawin na magpapasok ng maraming pera, maraming customer, maraming kita, at maraming benta. Maglagay ng bigas na kahit kaunti lang sa isang baso. Pagkatapos, gagamitin nyo ang kanang kamay sa paglalagay ng dahon ng laurel. Iikot nyo lang siya. Tulad nito. Yan. Yan lang po ang paglalagay, nakatayo dapat para nakatayo yung swerte. Yan. Okay mga ka-Money Magnet, ganito lang kasimple ang isang pampaswerte na pwede nyong gawin at pwede mong ilagay sa iyong tahanan. Kapag meron ka nito, mararanasan mo ang gaang ng buhay. At syempre, bago natin ito ilagay sa isang malaswerteng lalagyanan, dadasalan muna natin ito ng isang Ama Namin at isang sumasampalataya. Pagkatapos mong dasalan ng isang Ama Namin at isang sumasampalataya, isunod mo ang lahat ng iyong mga kahilingan. Ibig sabihin, kung ikaw ay may kahilingan sa iyong tahanan, sambitin mo ang lahat ng iyong kahilingan sa isip at i-visualize. Kung mayroon ka naman kahilingan sa iyong negosyo, kung ano man yung mga bagay na gusto mong mangyari sa negosyo mo, isaisip at i-visualize. Bakit ko sinasabi ang pag-visualize ng iyong mga kahilingan? Sapagkat ang pag-visualize ay isang proseso ng pag-a-attract ng swerte sa buhay natin. Ito ay katumbas ng law of attraction. Kapag lahat ng bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo ay pinapasok mo sa isipan mo at iniisip mo na ang bagay na yun ay sa'yo na at makukuha mo na, ibig sabihin, positive ka at kapag positive ka ng isang bagay ay mapagtatagumpayan mo, yan ang mangyayari sa buhay mo. Magiging matagumpay ka sa buhay mo. Basta't i-visualize at practicein po natin ang tinatawag na law of attraction. Maraming mga successful na tao ang gumagawa niyan. Kung ikaw naman ay isa rin sa mga successful na tao, at kapag ginawa mo po itong proseso na ito,
mararanasan mo at mararamdaman mo yung gaang ng buhay. Yung mga bagay na inaatak mo ay mapapasayo. Katumbas kasi yan ng pagyaman mo. Kapag sanay na sanay ka ng gamitin ang law of attraction, lahat ng mga nais at bagay na gusto mo ay makakamtan mo at makakamit mo. Basta tandaan mo lamang na ang law at attraction na sinasabi ko sa iyo ay isang bagay na makakatulong sa iyo para mas maging maganda ang buhay mo. Kung meron mang mga tao na negatibo sa tabi mo, ay huwag mo silang intindihin sapagkat hindi naman nila maibibigay ang lahat ng pangangailangan mo. Gusto ka lang nilang matulad sa kanila para dalawa na kayong negatibo at dalawa na kayong hindi magiging successful. Gusto mo bang matulad sa kanya na laging nakanganga at naghihintay ng grasya? Siyempre, kaya ka nga nanonood ng pampaswerteng ritual na to dahil alam kong gusto mo ring mabago ang buhay mo. Kung gusto mong mabago ang buhay mo, ang mga landasin na hindi maganda ay huwag mong tatahakin. Katulad na lang ang pagtungo sa mga negatibong tao at sumama sa kanila. Yan ay isang landasin na dapat na hindi mo tinatahak dahil matutulad ka sa kanila. Kung gusto mong maiba ang proseso ng buhay mo, gawin mong maging masigabo at masipag at isipin na lahat ng bagay na pinapangarap at inaasam ay makakamtan at mapapasayo. Tandaan mo, kaya ko pa ulit-ulit na itinuturo to dahil gusto kong matutunan mo ang tinatawag na law of attraction kasabay na paggawa natin ng isang pampaswerteng ritual. Ang pampaswerteng ritual kasi ay pang-akit sa swerte ng mabilisan kumapit sa atin, ng mabilisang mangyari sa buhay natin. At mas lalo itong bibilis kung ginagawa naman natin at isinasabuhay ang tinatawag na law of attraction kung saan pinapractice na natin sa buhay natin ang gusto nating mangyari. Para sa ganun, kapag nangyari at naganap nito sa buhay na to, alam nyo na ang gagawin. At ayoko naman na sabihin sa inyo ang mga bagay na negatibo dahil ayaw na ayaw ko yan. Dahil nga katulad ng paulit-ulit kong sinasabi, kung negatibo ka, walang mangyayari sa'yo. Patuloy ka lang manghihinaan ng loob, patuloy ka lang mawawala ng pag-asa. Pero kung palagi kang may pag-asa sa buhay mo at positibo lagi ang nasa isipan mo, isang araw magugulat ka na lang, nasa tuktok ka na at tinitingala ng mga tao. Ganyan ang gawin mo. I-attract mo sa buhay mo ang lahat ng bagay na gusto mong mangyari para nang sa ganon, ikaw ay magtagumpay. At pag na-visualize mo na, naiisip mo na ang lahat ng gusto mong mangyari, ilagay mo to sa maswerteng lugar katulad ng altar. Dahil sa altar, madalas tayong nagdadasal. Kung ikaw ay katoliko, ilagay mo sa altar. Ngunit kung hindi ka naman katoliko, ay maaari mo itong ilagay sa wealth area. Sapagkat sa wealth area, lugar ng pera. Southeast sector o Timog Silangan. Yan ang lugar ng pera kung saan mas lalong dodoble ang kaperahan sa buhay natin. Kung sa negosyo naman, itabi mo to sa lalagyanan mo ng pera para mas dumami at trumiple ang benta. Kung sa online business naman, kung saan ka nagtatrabaho, kung saan mo nilalagay yung computer mo, itabi mo lang to para mas ma-attract mo ang maraming benta at maraming customer alalapit sa'yo. At yun nga mga ka-money magnet, ang papaswerteng ritual natin sa araw na to, tandaan na ito isang gabay lamang, magsumikap, magdasal, maging positibo para lalong magtagumpay. Maraming salamat mga ka-money magnet. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, ay mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito. Thank you very much!